Sa paghaplos sa akin ni Mirna ay naramdaman ko na may pumilandit sa aking kaibuturan. Aba, si Utoy nga. Itago mo na lang ako sa pangalang Oscar, 49 years old. Isa akong secure sa isang establishmento. Kadalasan ay panggabi ang shift ko. Malapit sa isang overpass ang binabantayan kong establishmento, kaya naman alams na madaming magdalena ang nagkalat. Ikaw na lang ang mauumay sa makikita mo gabi-gabi. Hanggang bago sumikat ang araw, matik yun. Mawawala na sila parang mga aswang. Basta pagsapit ng dilim ay unti-unti mo na silang makikitang naglalabasan. Kumbaga nga parang may mga team lagi ng basketball eh. Kanya-kanya po kasi silang team. May masasabi mo rin na kanya-kanyang class po. Isa na doon ang minsan kong nakakalikutan, si Mirna. Nung una ay ayoko talaga dahil asawa ko lang ay sapat na. Pero talaga namang sinusubok ako ng tatag at tindig ni Utoy. Isang gabi habang ako ay nagsusulat sa aking logbook, ay may mosang na lumapit sa akin. Kala ko pa naman mag-a-apply. Diyos mio, pagkasabi eh. Boss, baka naman may mabitan ka sa mga alaga ko. Malilinis ito at sariwa, kaya naman hindi ka dehado. May mga rate yan, syempre, depende sa budget mo. Sus Maria Joseph, ang sabi ko sa aking sarili noong mga oras na yun. Eh, kaso nangungulit, kesyo pang Bueno Mano lang daw, wala naman daw problema sa place dahil meron silang hidden gem na lugar na libre sa mga budgetarian na katulad ko. Sige na boss, ano, bigyan kita ng malakad rin ng haliling mukha, tsaka ang kendeng na tumbahatan to, akong bahala sa'yo. Uy, Katrina Halili, mukhang mapapa-careless whisper ako nang wala sa oras talaga. Ang tanging nasabi ko sa aking sarili. Noong mga oras na yon ay talagang mawawala sa ulirat mo na ikaw ay may asawa pag may mga hinain sa'yo na kakaibang putahe. Yung pakiramdam na isang kasalanan na hindi pa hinahain sa'yo pero hindi mo na matanggihan. Ang nasabi ko lang ng mga oras na yon ay, sige, basta ba ay makakarating ako sa langit ha, luto ng Diyos na minsan ko lang matitikman. Agad binunot ni Mosang ang cellphone niya sa bulsa niya at dali-daling nag-scroll ng mga pictures ng mga alaga niya at pinakita niya nga sa akin ang sinasabi niyang malakatrina haliling mukha, si Mirna. Habang nakatitig at pinagmamasdan ko ang picture ni Mirna na sinasabi niyang malakatrina haliling mukha, bigla niya sinabi na, "O sige ikaw nga, tatanggihan mo ba yung ganyang itsura?" Habang tinitignan at pinagmamasdan ko ang picture ni Mirna ay pumapasok na sa aking imahinasyon ang mga aktibidad na pwede naming gawin. Ganon kalupit ang kasalanan. Oh, sige, deal agad. Agad kong tinapos ang usapan namin ni Mosang. Baka kasi makita ko ng boss ko ay ng kapwa ko si Q na nag-e-entertain ng kung sino-sino sa oras ng duty ko. Kinuha ni Mosang ang cellphone number ko at itetext na lang daw niya ako mamaya bago matapos ang duty ko. Kaya't binigay ko naman at mabilis kong pinaalis si Mosang na kunyari ay nagtatanong lang sa akin ng mga oras na yon. Habang nasa duty ako ay hindi maalis-alis sa isip ko si Mirna. Habang papalapit nga yung oras na aming pagkikita, at patapos na ang duty ko ay nakakaramdam ako ng kaba na may halong excited. Sa loob kasi ng 11 years na marriage namin ng aking asawa, ay never ko nagawa magloko o gumawa ng gantong bagay. Pero tulad nga na sabi ng iba, tao lang marupok at nagkakasala rin. Isang oras bago matapos ang duty ko ay tumunog ang cellphone ko. Si Bosang na nga. Boss, ready na si Mirna ha. Yung payment mo, iabot mo na lang sa kanya pag napag-usapan na namin. Saka yung usapan tungkol dun sa oras ha, saka yung mga pagkasunduan natin, alam mo na yun. Ikaw na bahala mamaya, mag-enjoy ka sana. Sa tingin ko nga ay mag-e-enjoy ako mamaya. Dahil sa itsura pa lang ni Mirna na malakatrina haliling mukha, talagang mapapasubo ako ng oras na yun. Muling tumunog ang cellphone ko, si Mosang na naman.
Pupunta ako dyan mamaya pag malapit na yung out mo ha. Simple ka lang, sunod ka lang sa akin para hindi mahalata na may booking tayo. At eto na nga, oras na ng out ko. Dumating na si Mosang at naaaninag ko na siya sa dilim. Ako naman ay nagpalit na ako ng damit, nagsuot ng jacket, nagsombrero at nagmask. Tinex ko din syempre si Mrs. na medyo malilate ako, sinabi ko may OT. Pero ang totoo ay IOT. Sinundan ko lang si Mosang at dinala niya ako sa isang eskinita papasok na sa bandang kaliwa paliko ay may kubol na tinatawag. Bahay din naman ito pero hanggang second floor, pero isang kwarto lang ang laki niya. Ayun pala ang hidden gem para sa mga vegetarian na katulad ko. Agad akong pinapasok ni Mosang at medyo madilim. Pero may dim light naman sa loob. Ang kulay ng ilaw nga lang ay kulay pula at dilaw. Sa may bandang gilid sa may bandang gawi sa kortina ay doon ko nakita ang babaeng nakaupo. Pinagmasdan ko ang babae na kahit sa dilim ay naaaninag ko ang ganda ng kanyang mukha. O boss, ayan si Mirna ha. Kayo na bahala. Basta yung oras mo at napag-usapan natin. At saka Mirna yung napag-usapan natin ha. Asikasuhin mo maayos yan si boss. Tuluyan na lumabas si Mosang at isinara ang pinto. Ilak mo ang pinto boss. Ang saad ni Mirna. Noong mga oras na yon, ang tanging naramdaman ko ay kaba at syempre, excited. Alam mo yung nararamdaman ko na butil-butil ang pawis ko sa noo at lumalamig ang hangin sa loob ng kubol. Hi, halika na! Ang aya sa akin ni Mirna. Sayang ang oras, ikaw rin. Ay, talaga naman, mapanukso ang Mirna na ito at sinusubukan ako. Ang tanging nasabi ko sa aking sarili. Lumapit ako kay Mirna at tumabi. Wala nang salita-salita kasi mas nakaka-excite sa pakiramdam na hindi mo kilala ang gagawa sa'yo nung walang usap-usap. Siyempre, yung aktibidad na talagang nakakapanlambot ng laman at mga buto-buto. Sa paghaplos sa akin ni Mirna ay naramdaman ko na may pumilandit sa aking kaibuturan. Si Utoy. Sa paghaplos pa lang ni Mirna sa aking hita, papunta kay Utoy ay talaga namang may gusto nang kumawala sa aking maong na biglang nanikip. Aba, hindi naman ako papayag na hindi makahimas kay Mirna, no? Kaya naman talagang pinanggigilan ko ang mapayat na hita ni Mirna at doon nagsimula ang lahat. Tila nakapag-training si Mirna ng Girl Scout at handa lalo na sa mga ilang bagay na kailangan namin. Ang pangsaklob sa ulo at pamunas sa malabilo-bilo kong lagkitan. Magaling umindayog si Mirna, halos siya ngayon lahat gumagawa eh. At talaga naman mapaparequest ka ng, isa pa nga, bala ko pa sana umisa, kaso mukhang suko na ang mga buto-buto ko at kaya sabi ko naman eh, okay na ako. May next time pa naman, di ba? Kaya tumayo na ako at laglinis na ng katawan. Ganon din naman si Mirna. Sa katunayan nga, may sobra pang oras pero hindi ko na ginamit. Halos mag-iisang oras lang din ang tinagal namin. Sabi ko sa sarili ko, tama na rin, gusto ko na ding sumibat at baka makahalata si Mrs. Halos 2 taon mahigit na rin ang nakalipas mula maganap ang sa amin ni Mirna. At hindi ko na nais ulitin yun. Dahil wala namang mapapala, diba? Sandaling kaligayahan lang. Sa buhay ng lalaki ay darating talaga na may mga pagsubok na ikaw ang magdedesisyon kung pipiliin mong subukan o ikaw ang magre-reject. Hanggang dito na lang, Oscar. Hi madam, sana ay ma-share mo to madam at mabigyan mo ng advice ang isang tulad ko na nagkamali. Inaasahan ko po na mapabilang ang confession ko na ito na ma-share mo sa inyong mga viewers. Maraming salamat po madam, Oscar. Hello guys, this is Madam Gracia. So ayan, napakinggan na natin ang confession ni Oscar. And ang masasabi ko lang advice is, tama na, okay lang yung ginawa mo, nasubukan mo, and
Sana naman ang pagsisiha mo na yan dahil hindi din talaga maganda yung ginawa mo, okay? Pero dahil nga sa sinabi mo na isang beses mo lang at hindi mo na ninais na ulitin. Doon ako hanga sa'yo kasi at least na-control mo yung pwedeng mangyaring gulo or yung alam mo yung mararamdaman ng asawa mo sakit pag once na nalaman niya or nakita niya na nagtuloy-tuloy ka pa sa ganyang gawain. So sa mga lalaki nating mga tagapakinig o mga viewers, sana naman ay maging isang aral sa inyo yung confession ni Sir Oscar and maging batayan nito na para hindi na magtuloy-tuloy sa panloloko sa ating mga partner or asawa, di ba? So ayun na guys, thank you for watching or sa pakikinig, di ba? And see you in my next video or confession. Bye.